Kuha ang CCTV footage na ito sa isang bahay sa Barangay Palanan, Makati City noong October 16. Kita ang isang babaeng kasambahay na may kausap sa telepono. Ilang minuto ang nakalipas ay nahuli kap siyang lumabas sa kwarto na may binibilang tsaka bumaba ng hagdanan. Bumalik siya sa telepono at muli may kinausap habang may binibilang. Hanggang sa ayusin na niya ang mga pera sa lamesa at muling may kinausap sa telepono. Sa CCTV footage namang ito sa Recto Avenue sa Maynila, ay mapapansin ang isang babae na nakatayo na tila may hinihintay. Sa kanya nakipagkita ang kasambahay at iniabot ang mga gamit. Ang kinatagpo pala ng kasambahay, miyembro ng Dugo-dugo gang. Kwento ng amo ng kasambahay, may tumawag sa kanilang bahay at nagpanggap na kaibigan niya. Ang nakasagot yung kasambahay namin, tapos sinabi na na-aksidente daw ako. At nasa ospital daw ako, inooperahan daw yung mukha ko kaya hindi ako makakapagsalita. Doon ay inutusan ng kasambahay na kunin sa vault ang mga relo, alahas at pera. May pagbabanta pa raw na kung hindi madadala mga ito, ay posibleng idemanda ang kanyang amo. Sa isang entrapment operation sa Caloocan, arestado sina Bernadette de Guzman, Jen Sanchez, Julieta Joseph, Dayang Crisostomo at Melvin Pacha. Nakatanggap daw kasi ang pulisya ng reklamo mula sa isa pang biktima na nabentahan ng mga suspect ng Peking Sing Sing nito lang Miyerkules. Yung budol-budol gang naman, ito yung may halong hypnotism na ginagawa. So kahapon, may nabiktima rin dito sa area ng Novaliches kung saan nabentahan naman siya ng diamond ring na worth na 15,000 pesos. Nakuha sa vault ng mga suspect ang nasa 25 mamahaling relo. Iba't ibang alahas tulad ng earrings, bracelet at necklace na nagkakalaga ng mahigit 5 milyong piso. May pera rin na na-recover na aabot sa 65,000 pesos. Nasa 12 cellphone at mga telephone directory. Umami naman ang mga suspect. Tawagan lang po sa directory. Tapos? Ayun lang po, tapos kakausapin pag... ano yung ano, pag hindi naman po, hindi naman. Kapag wala po yung amo nila, sabihin namin nasa hospital yung amo nila. Tapos ano sasabihin mo? Ayun po, magpapadala na po ng mga gamit. Ayon pa sa polisya, maging sila ay sinubukan suhulan ng mga suspect kapalit ng hindi pag-aresto sa mga ito. Marap ang 5 sa kasong swindling, staffa at paglabag sa anti-fencing law. James Agustin, GMA News.